in the club with the god boy clip. Iced out teeth when I iced out whip. The limousine tins like a summer. Yo, yo, yo! What's up mga kasosyo? Ayan, magandang araw po sa inyong lahat. At narito po ako ngayon upang turuan kayo kung paano kumita sa YouTube. Ayan, may mga tips po tayong gagawin mamaya at may papakita kong mga video tutorial para gawin nyo kung kayo'y gagawa ng inyong YouTube channel. Okay? Kung bago pa lamang po kayo sa aking YouTube channel, ay huwag niyo pong kalimutang subscribe at i-like, i-share yung video at mag-comment kung mayroon man kayong gustong gagawin nating video tutorial sa susunod nating video na gagawin. Ayan. Sa lahat po ng mga aspirants na maging vlogger o maging YouTuber, ayan, di nyo po kailangan na bumili ng mga mamahaling camera o yung tinatawag natin mga vlogging camera talaga. Kung nagsisimula pa lamang kayo ay pwede naman kayong gumamit ng cellphone. Kahit yung mga Android cellphone or what we say mga iOS or iPhone na cellphone, pwedeng pwede po yan. Depende nyo lang po kung paano i-edit yung mga video. At syempre, tuturuan ko rin kayo kung paano mag-edit na mga video, pero sa susunod pang video tutorial ko yun gagawin. Ngayon muna ay gagawin natin ang video tutorial kung paano kumita sa YouTube na hindi kailangan mag-vlog o tinatawag na mag out of town or mag trip experience, travel vlogs para maging isang vlogger o isang YouTuber. Ang kailangan lang natin ay dapat maging mabusisi tayo sa ating mga video na i-edit sa YouTube channel. Ito po, papakita ko po sa inyo kung paano. Ayan, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-download ng mga videos na hindi ka nakaka-copyright sa YouTube. Ito po. Siyempre, pumunta muna kayo doon sa YouTube. Type nyo youtube.com. Uy, parang medyo loading. Pag nakapunta na kayo doon sa YouTube, then search nyo. Mag-search kayo ng mga gusto nyong videos. For example, mag-search tayo ng top 10. Yan, kunyari itong top 10 richest celebrity in the Philippines. Yan, lahat po yan. Punta sa baba ay pwede po lahat yan i-download. Pwede pong i-download lahat yan. Yan. Pwede pong i-download lahat yan. So, pili tayo ng isa. Sample, kunyari ito. Yung video na yan, titingnan mo dyan sa description niya. Yan. Kung siya ba yung may-ari ng video o nag-upload lang din siya o kinopyright niya lang din o hindi siya yung original na uploader nito. Ayan, kunyari yan. Yan, may mga link dyan. Yan o, mga link. Ibig sabihin yan, pwede mo siyang i-download at pwede mo siyang i-copy-paste at i-edit para i-upload ulit na ikaw na mismo ang uploader. Yan. Gaya yan. Yan, pwede po siya. Yan. May mga videos din na kunyari may mga videos na kailangan i-upload din yung mga links. For example, hanap tayo dito. Kunyari nakakita kayo ng videos na kailangan ng original na uploader na
ilagay yung mga link, ibig sabihin, ilalagay mo din yung mga link dun sa description mo. Kung kailangan talagang ilagay mo na lang. Ayan. Tapos mong i-download yan, pwede mo nang i-edit yung mga videos. Then pag after mong i-edit yung mga videos, pwede mo nang i-post sa yung YouTube channel. Ayan, dagdag kaalaman ko lang. Ang gamit kong editor pala sa aking mga video ay ito po. Itong Kinemaster, ito pong nasa taas. Itong nasa kaliwang bahagi, ito po. Kinemaster, dahil napaka-friendly user po niyang app na yan. Kasi kung mag-i-edit po kayo dyan, madali lamang po siyang i-edit. Tsaka may mga guides po siya na talagang simple lamang po, parang normal na editor lang siya. Okay, yun lamang po sa ating video tutorial ngayon. Habang naka-download na po kayo, pwede nyo pong i-upload na sa inyong YouTube channel. Yan po, maraming salamat. Yo! Ayan, nakita nyo na ang ating video tutorial. Paalala ko lamang sa ating mga manonood. Kung kayo gagawa ng mga video o magre-upload ng videos, sisiguraduhin nyo lang na hindi kayo makaka-copyright ni YouTube. Dahil mahirap po yun. Makaka-copyright kayo ni YouTube, may matatamaan kayong vlogger o YouTuber, dapat ay maging mabusisi kayo sa mga video na ida-download nyo at ika-copy-paste nyo para walang matatama ang vlogger o uploader. Yan, ito po mga tips. Tips ko rin konti sa inyo kung paano. May nakalagay dun sa description below kung talaga bang sila yung owner ng video o sila yung talagang tawag niyan gumawa ng video. Isipin nyo na lang sa baba nun, o tingnan nyo na lang pala sa baba nun, may mga link na nilalagay yung mga uploader. Ibig sabihin, basahin nyo po kung talagang sila yung nag-upload o gumawa ng video. Kasi mahirap po pag makapirate ka ni YouTube, makuklose po yung account nyo. Yan. And then, sa baba nun, pag sinasabing kailangan nyong okay lang sa kanila, ika-copy-paste nyo yung video at i-re-upload nyo yung video, basta yung link sa baba ay kailangan nyo ring ilagay sa gagawin yung video o sa re-upload yung video, kailangan nyo ring ilagay yung link mismo sa description nyo. Ayan. Kung sa pagkakataong yun, pag nalagay nyo na yun, isipin nyo din yung mga video at tingnan nyo yung mga video na ina-upload nyo kung walang mga watermark o logos na nakalagay. Kunyari, nakalagay dun sa video ay may logo pala na nag-edit. Ibig sabihin, kailangan nyo pa rin i-edit yun. Or, ibig sabihin, kumuha kayo ng mga video na walang watermark o logo para hindi kayo makapiright ni YouTube. Piliin nyo lamang yung mga videos na in-upload sa YouTube na ang cellphones lamang o cellphone lamang ang ginamit sa pag-video. O may idea na kayo kung paano o ano yung mga hahanapin nyong video na i-download at i-re-upload nyo. Kasi safe yon. Kasi ibig sabihin, kinolekta lang nila yung mga videong nag-viral para gawing compilation at gawin nilang katatawanan or funny. Like kunyari, gumawa kayo ng mga viral videos na nakakatawa, i-compile nyo, compilation, or gawin yung funny videos or funny fail. Ganyan. Siyempre, gagawa kayo ng compilation
gagawa rin kayo ng inyong sariling tatak na logo. Ilagay nyo doon sa YouTube intros nyo na siguradong kayo ang gumawa. Siyempre, tuturuan ko rin kayo kung paano mag-edit ng video, pero sa susunod na video, video tutorial ko pa lang yun. Itong gagawin ko lamang ay ipapakita ko muna kung paano kumita o paano magkumita sa YouTube nang hindi kailangan mag-vlog o gumastos ng malaki. Ang kailangan lang ay mag-re-upload ng mga videos, pero isipin at bubusisiin ng maayos para hindi ma-copyright ni YouTube. Ayan, may idea na po kayo. Ito namang isang isishare ko sa inyo. Magkano ba ang kikitain kay YouTube? Yan ang katanungan ng iba. Kasi karamihan ng mga YouTuber o mga vlogger ay hindi po nila pinopost ang kanila mga mga sahod sa YouTube. Isa pa dun, maraming mga gusto mag-vlogger, mag-YouTuber, kagaya ng mga artista na yan, malaki na yung sahod, pero gusto pa rin mag-vlogger o mag-YouTuber. Kasi sa YouTube, magpa-video-video ka lang, pwede ka nang kumita. Basta, hindi ka lang makaka-copyright ni YouTube. Ang sinasabi kong copyright ay yung dapat yung mga content o laman ng video mo na ginagamit mo sa video ay walang matatamaan na ibang uploader o YouTuber. O kahit na yung background music na ginamit mo, dapat walang lyrics o talagang non-copyright song siya. Yan, tips ko na yan sa inyo. At saka, ito po ang idea kung ilan ba o magkano ba ang sasahurin sa YouTube. Dahil doon, ni-research ko kung magkano. Ito po ang ni-research ko. Sa every 1,000 views ng video mo, meron kang 3,000... Sa every 1,000 videos, 1,000 views mo, meron kang $3. So, ibig sabihin, kung meron kang 1 million views sa isang video mo, kung sa lahat ng video mo ay nakabuo ka ng 1 million views, 1 million views divided by 1,000 is equivalent to 1,000. So, 1,000 times $3 is equivalent to $3,000. So, ang $3,000 i-convert natin sa Philippine money o Philippine peso. Magkano na ba ang dollar ngayon? Ang peso ngayon kontra dollar, I think nasa 51. So, kung 51 times 3,000 or $3 or $3,000 is equivalent to ₱153,000 lamang, mga kasosyo. So, ganyan kalaki. O paano na lang kung maging 2 million, 3 million views sa every video mo, meron kang 1 million views, o kunyari nakapag-upload ka ng 10 video sa isang buwan, tag 1 million views, so meron kang 10 times 153, so meron kang 1.5 million something. So ganyan lang mo po, kadali kumita sa YouTube. Basta, matyaga lamang po kayong mag-upload ng inyong mga videos. So, I hope mayroon po kayong natutunan sa akin sa video tutorial na to at sa mga tips at mga advices na itinuro ko sa inyo. Kung gagawin nyo lang po yun, pwede na kayong kumita sa YouTube. Meron pa po lang isa. Para maging official na isa kang YouTube o vlogger sa iyong YouTube channel, pagdaan mo muna na magkaroon ng 4,000 hours sa iyong mga videos at 1,000 subscribers para maging legal ka ng YouTuber o vlogger. Okay, yan lamang po.
maraming salamat sa inyong panonood sa aking YouTube channel. Sa ulitin ko po, sa mga bago pa lamang sa aking YouTube channel, eh huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, i-like, i-share, at mag-comment sa ibabang portion kung meron po kayong katanungan sa aking video or meron kayong gustong i-share na gagawin nating video tutorial sa susunod na YouTube channel natin or YouTube video tutorial. Okay, sa susunod, marami pong salamat. Mga kasosyo, I hope you enjoy and God bless.